Nako, Lolo Nestor sinagot na ang mga taong nagparatang sa kanya, "Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap at mga kaibigan, sana nasa mabuti po kayong kalagayan saan mang dako sa mundo kayo naruroon." Ito na si Lolo Nestor nagsalita na tungkol sa mga taong nagpaparatang sa kanya, na masyadong makikitid ang utak, masyadong judgmental, kesyo overprotective daw si Lolo Nestor kay Rina. Mga kalingap, bago natin tapusin ang reaction video na ito, panoorin muna natin. Ngayon tayo, ang iba kine-question yung pagiging overprotective mo daw kay Rina. Ganun po ba talaga kayo? Yung parang masyado kang overprotective? Natako lang ako na kalaga yung buhat-buhat po. Ako nag-alaga, hindi nila na intindihan. Ganun siya sabi kasi sa atin na bakit daw ganun kayo kay Rina na palagi mo daw siyang... Pag nasa labas, nasa public, yung parang di mo siya inayaang makapitaw, ganyan. Sure, baka yung hawak mo, ganun. Matakbo siya riyan. Ayun po yun. Kung nakatakbo siya riyan at nakakuha ng bata, magagalit sa akin siya rin mga magulat. Nung bagang kasagsagan niya ng matapang po yung pag nasa sulubong yung mga bata, nasa bunot. Kaya ganun yung, kaya palagi mo siyang hawak. Parati ko siya pahawak talaga. Kung pababayaan ko siya, tatakbo yun. Dito na sir, kaya nga hulan yan. Laki ng takad yan, sir. Nagpandit na, kabulan nga kami yun hanggang ka... Yung kasi may mga nagtatanong daw ay yung baga mga viewers natin na iba ay, masyadong maano mag-isip ay, no? Kung pag-isip lang ganyan nung nga sir ay muntik na ako, sabi ko sa kanila ay pati niya lahat ng doktor mungking kring wala pa ba sir nakakuan wala nakarilak wala. Yung pinakamagaling na doktor sabi ko saka pati niya ninyo kung naman may ginawa kayong masama hindi kayo mismo lalapit sa ano hindi kayo ay, hingi hindi ng tulong ano kung kakaya na siya gumawa ng gano'n kita mo ito sa barangay na ako may kasalanan dito wala akong kaso dito pag nanakaw pag wala ako sir ganyan. Yung pag napapansin nila yung pag-aakbay ko. Pero kunti lang naman yung time, mas marami yung naniniwala sa inyo, no? Sa marami na ba ako. Nakikita. Pero kung nakikita nila yung naakbayan ko yan, hindi nila naranasan yung paghihirap pa dyan, kaya sobrang pagmamahal ko dyan. Saka, ano, siyempre, kailangan mong akbay, at di mo bagala mang takbo ng isip, ano, kung biglang kung yun naman yung magaling na, sir, hindi ko nahawakan, sir, susunod na lang, susunod sa atin, sir. Yeah, no. Ay, kung yung may difference, papabayan ko, tatakbayan, hindi ko kaya habulin, sir, na yan. Lalo na pag nasa mall tayo, oh, nasa public, sir, oh, paano kung biglang, kagaya nung isa bang doktor, ano niya, bigla niyang kinalabit? Sir, kaya yun sila, hindi ko sir, bayaan yan, at ay kung ano sir, ang bulletin na doon siya, makapasok baga sir, tapos pagpasok sa kon ay, ayan po, malinaw na po mga kalinga para sa mga taong nakakaisip ng ganun sir. Makikitid ang utak na yeah, masyadong sir, judgmental. Huwag naman po natin i-judge si tatay kasi siya na nga po yung nagpakahirap. Wala, alam mo yung mga nangyayari sa bata. Tutusin si tatay, lolo na ito. Oo, apo na lang niya yan, asan yung magulang ni Rina na dapat din po yung ating questionin kung nasaan, di ba? So ayun na nga po, napakinggan natin ang sinabi ni Lolo Nestor na hindi daw niya magagawa yun kahit dalhin at ipa-check up si Rina sa mga specialist na doktor. At kahit magtanong daw sila sa barangay, wala daw siyang kaso at wala siyang ginagawang masama. Dahil siya daw ang nagpalaki kay Rina simula pa noong maliit ito at hanggang ngayon, kaya sobra ang kanyang pagmamahal. Dahil kulang nga sa pag-iisip si Rina, kaya niya palaging inaakbayan or hinahawakan dahil malakas daw itong tumakbo. At ayaw ni Lolo Nestor na makabangga or makabasag lalong-lalo na noong pumunta sila sa mall. Hanggang dito na lang po at lagi po nating suportahan sila Kuya Val Santos Mat Ubang Kalinga Prab at Ate Edna Vlogs, and please don't skip ads para makatulong na rin tayo sa kanilang mga tinutulungan sa ganyang paraan. At paki-subscribe na rin po ang Muntikong channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.